Ano ang problema niyan? Ayaw mandar? Biglang na namatay? Hmm. Go. Ay, pinata mo. Spark plug. Hindi naman lunod. Ayaw ah. Pero may kuryente na siya. Walang kuryente? Sige nga, ilabas mo. Tingnan natin kung may kuryente spark plug. Pagka walang kuryente yan, at biglang namatay, mainit, malamag, hindi siyang coil ang nasira dyan. Yan, ganyan lang yan. Tatanggalin mo yung spark plug. Yan, tapos dikit mo, sabay hatak. Tingnan natin kung may kuryente. I-on mo kaya, baka nakapatay. Nahugot na ulit eh. Ito yung bagong spark plug? Ganun na din, wala na yung spark eh. Walang kuryente eh. Yung bagong nga, testingin mo. Kuryente. Nakabunot na ba yung mga wire? Oo. Baka nakadikit. So, ang sira niya. Pero may ground dito kanina. Nandikit ako eh. May ground. May ground? Oo. Ibig sabihin, may kuryente. Baka dumikit yung wire. Check mo yung ignition coil. Tanggalin mo yung, ayan, yung recoil. Testingin, tingnan mo yung wire kung nakadikit sa body. Patay niya. Ano ba yan? Japan ba yan? Host mo na yan? Saan gagamitin yan? Si ship po. Si ship? Oh, sige, yan nga pala si Rodrigo. Pinakamabait. Puputol-putolin mo yan? Oo. Oh, sige. So yung kasi mga ganun mga host, pinuputol-putol. 10 meters, 20 meters. Ano yun? Bali 100 meters. Isang box na ganun. Palit tayo. Ano yan? Ano naman sira niyan? Maandar, tumatagas karburador. Yan, recoil pa lang. Parang sumusuko na tong mekaniko na to ah. Ano yung sabi mo kanina? Ha? Palit yan eh. Palit kayo nang gagawin? Ano gusto mo? Yung Honda? 4-stroke? Yan, yung Kawasaki. Inisin lang yun. Bakit yan ba? Sa ignition coil lang yan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Kayang-kaya mo yan. Ang problema lang yan, walang kuryente. Ginagamit, biglang huminto. Pagka ganun, ibig sabihin, minto siya, alang kuryente, oh. Tanggalin mo to, oh. Baka nakadikit to dun. Gutin mo nga ng long nose. Buya. Alang yung buya. Paano mo? Ikutin mo naman ng kamay. Tingnan natin. Kung magkakaruyente. Yeah. Isa mo lang ikot niyan. Wala pa rin kuryente. So ang sira niyan ay ignition coil. So papalitan mo yung ignition coil niyan. Ito. Oo. Yan ang sira niyan. So ngayon, tinesting natin, binunot natin mga wire, wala namang putol.
So pag nag-init, nawawala yung kuryente. Ngayon, wala talaga ang nabis kuryente. Ang sira niya niyan, yung ignition coil na yan. So pag ganitong klaseng grass cutter, ito yung CG411, iba tawag dito, ECO4. Iba naman tawag dyan, Robin type na mga grass cutter. So available na may mga pyesa na yan, na ganito. Minsan talaga pag sumobrang gamit ka sa grass cutter, pag nasobrang ka ng gamit at mainit na dyan, nasisira yung mga ignition coil na yan. Minsan nababasa, mainit. Minsan nababasa ng langis. Talagang yung pag-overuse, may masisira talaga mga pyesa dyan. Talagang lahat ng mga bagay, pagkaginamit mo ng sobra, masisira. Wala talagang matibay. Kailangan maingat ang paggamit. Ito naman yung recoil starter na tinatawag. So PR411 to, Proman. Ito yung magagandang recoil starter, pero ngayon medyo mahirap ang humanap ng ganitong klaseng recoil starter. So yan, double spring yan. Ibig sabihin ng double spring, easy start. So kumpara nyo dun sa mga recoil starter na may lumalabas sa gitna. Mark, meron ka ba dyan yung isa? Yung may lumalabas sa gitna, patingin niya ako. Dali mo nga dito. Ito yung matibay kasi easy start. Pag hinatak mo siya, sa dulo nito, dun pala magre-release. Wala siya yung mga lumalabas. Katulad nito, ito sirain to. Takin mo. Yan, nababasag yung mga recoil niyan. Yan yung may lumalabas na yan. Na parang granahe. So yung mga ganitong grass cutter ng mga easy start, yan, katulad ng Proman, Toyoyama. So yung may ganito, Fujihama, yan mga Fujihama, yan mga easy start yan ng mga recoil starter. So medyo matagal ng maintenance, madaling hatakin, hindi sumasama yung grass cutter pagka hinatak nyo. Ito yung pyesa natin, so ECO4 Robin, high voltage, yan. Oh, ngayon mo palang buksan, pakita mo laman. Yan. Buksan mo na. So, sinabi mo sana dun sa may-ari niya na ano, pag hindi pinapahinga talaga tsaka dire-diretso gamit, yung mainit na mainit na grass cutter, hindi pa rin hinihinto, ganyan yung nangyayari. Nasisira yung, ano yung tawag dyan? Ignition coil. Ignition coil. So yun ang mga pinagmumula ng sira nyan. Yan na po ba ito? Yan, hugutin ko na. Akin na yan. Ano yan? Hindi, huwag mo na hugutin. Akin na. Susok na lang natin dito. Nakunin mo sa kabila. Ngayon mo ng tornilya. Yung ito, ilalagay mo kasama ng tornilya. Ayan. So, ilalagay na natin tong ground. Tsaka ilalagay natin yung tornilyo. Bit. Dati nung naka-encounter kami, yung mga ano, grass cutter. Ayun ko, Yamada yata. Ayun, hindi ko na kung natatak. Pero Yamada yata. Lagi nasisira ignition coil. Minsan, binibreak in pa lang. O kabibili pa lang, nawawala na agad yung mga kuryente. Pundi ka agad yung mga ignition coil na ganito. So, higpitan mo na yan. Meron naman iba, matibay. Uy, baligtad, ikot mo ah. O, sige. Tapos, te-testingin natin kung sumasabit ba sa magneto niya, sa flywheel niya yung ano. Pagka sumasabit, ilalayo natin ng bagya. So, usually, ginagawa namin is 2mm, mga ganun. So, 1mm ang pagitan. May sabit ba? Wala. Oh.
Para merong konti. Adjust natin bagya. Lagyan mong konti. Yung flat screw. Hop. Ay, oh, bagya na, bagya na. Medyo mahigpit pa rin dapat. Kumuha ka ng flat screw. Huwag yung masyadong maluwag na maluwag. Tutulak lang kasi natin yan. Sige, kita muna. Tutok mo lang yung recoil niya. Lagyan mo ito ng spark plug. Testing natin kung may kuryente na. Luma? Oo, kahit luma na lang. Itutok mo lang yung recoil. Ano ba yan? Yan. Tapos digit mo naman, Brad. Okay. Sinatak. Natin. Okay, meron nun. Iusin lang natin yung kable na to. Pasok natin dito. Pasok mo dito yung kable. Minsan may biyak sa gitna. Para hindi maipit. Yan. Tapos, ito sa labas. Hindi, dun yan. Ilagay mo sa recoil. Kurang sabitan eh. Susok-sok yan. So yung tornillo na. Susok-sok mo dito yan. Yan, ganun yan. O, tapos ilabas mo to. Yan, susok-sok dyan. Mahigpit na ba to? Saka na ako nga. Check ko nga. Double check ko. Baka lumog to eh. Sumayad sa flywheel. Sabog yan. Nakapot ba? So, itong mga yan, itong recoil starter, ang mga tornillo niyan, so dalawa sa ilalim, isa dito sa ibabaw, isa dun sa tapat ng air cleaner, at isa dito sa gilid. So, lagi natatanggal yung tornillo dito sa gilid kanina. So, ang ginawa natin ay, pinahigpit muna natin, nilagyan natin ng kaprasong papel para humigpit, para hindi nilalaglag pagka sinuksok. So mga guys, may goma nga pala dito sa ibabaw. Ayan, umipit yung goma. Oh. Tanggalin mo. Hindi, ito na lang. Oh. Ano kumbaga. Oh. Kunin mo yung goma. Yung goma na yun, yung sapin ng base. Sapin ng tanke ng gasolina. So, ilabas mo yung goma. Ayan. Ayan, dapat nasa ibabaw. Ito pala yung sinasabi ko kanina. So ito, lagi natatanggal ito pag sinusok-sok. So nilagyan natin ng kapirasong papel para sumikip siya. Ayan,
Ayan, ganyan siya. Ayan, yung goma na yun, oh. Oh, iangat mo yung goma. Testing natin kung may kuryente. Maganda. Wakilig ah. Bomba. Talaga natin may halo, kaya makikita natin yung usok. Pausukin mo ha. Ayan. Kapag natin nagamit nyo at walang usok, huwag nyo na ituloy kasi tsak papakat yung piston tsaka piston ring nyo.